Sa kasaysayan po ng Roma, isa sa mga pinakaminamahal nilang emperador ay si Marcus Aurelius. Why was Marcus Aurelius the most loved, the most respected, and the most remembered among all of the emperors in Rome? It is because Marcus Aurelius was a good and successful leader. At ang tanong, ano po ang naging sekreto ni Marcus Aurelius sa kanyang pamumuno? Ang sekreto po niya, pagpaplano. He was a good planner. Paano siya nagpaplano? Simple lang po. He was always meditating about the worst case scenario. Araw-araw daw po, kagising pa lang niya, sa kanyang pagmumuni-muni, panay niyang tinatanong, ano kaya yung pinakamasama na mangyayari ngayong araw? Meron pa nga siyang inuulit-ulit na dasal na sinasabi niya sa kanyang sarili pag siya'y nagpaplano. Panay niya sinasabi sa kanyang sarili, today I will encounter traitors. Today I will encounter problems. Today, I will encounter wars. Panay niyang iniisip yung mga pinakamasamang mangyayari sa buong araw. Pero hindi po doon nagtatapos ang kanyang pagpaplano. Pagkatapos niyang inisip itong mga masasamang bagay na ito, siya naman ay mag-iisip ano ang magandang solusyon dito. You see here, my dear friends, that negative thinking has its use. Do not say that negative thinking is bad, is useless. Negative thinking is meaningful if you partner it with positive thinking. Hindi tayo kailangan maging alipin ng ating masamang pag-iisip. Kung ikaw ay nakakapag-isip ng masama, kung naiisip mo ang iyong mga utang, ang iyong mga kaaway, mga masasamang karanasan at problema, kaya mo din naman mag-isip ng mga masasayang bagay, ng mga bagay na nakakabuti sa iyo, at kaya mo din maisip na panay nating kasama ang Panginoon.